NBA 2K contract ngayon ang posibleng na makuha ni Kay Soto. Ang NBA 2K contract ay nagbibigay ng pagkakataon para sa isang player na makapaglaro ng 50 maximum games sa NBA, pero karamihan sa nabibigyan ng ganitong kontrata ay sa NBA G League naglalaro at nagkakaroon rin naman ng oportunidad na makapaglaro sa NBA kapag nagkulang ang player ng isang team dahil sa injury, at ganyan talaga ang ginagawa ng mga NBA teams sa mga naka-NBA 2K contract. Posible na makita natin si Kay Soto sa NBA G League next season, pero ang magiging problema dito ay kung magkano ang kontrata niya sa 2K contract at kung malaki ang agwat ng offer nila sa Japan B League ay asahan natin na pipiliin ng kampo ni Kay ang Japan B League. Ito na ang susunod na gagawin ng kampo ni Kay Soto ang tignan ang mga option nila. Kung may isang NBA team na magbibigay ng oportunidad kay Kay para sa NBA 2K contract at maganda-ganda rin ang bayad, ay ito ang pipiliin ng kanyang kampo. Lumabas na noon pa na masigit pa sa NBA minimum contract ang binibayad ng Japan B League sa mga players na kagaya ni Kay Soto. Nagkaroon nga si Kay ng back pain sa laro nila laban sa Boston Celtics at titignan nila ng kanyang trainer at physician kung okay ba si Kay na makipag-compete sa FIBA World Cup. Naging dire-diretso nga ang laro ni Kay ng isang buong taon at mukhang lumalabas na rin ang epekto nito sa kanyang katawan. Kapag walang Kay Soto para sa Gilas team at wala ring Jordan Clarkson, ay asahan natin na mauulit ang 2019 FIBA World Cup na kung saan walang kapag-asa ang Gilas laban sa Italy, Dominican Republic at maging sa Angola. Nakita natin sa training camp ng Gilas sa Estonia na nadidihalo talaga ang Gilas at hindi pa yon ang national basketball team ng Estonia at mga local players lang yon ng isang liga sa Estonia na nagsama-sama para kalabanin ng Gilas. Mas maganda pa rin na merong Jordan Clarkson at Kay Soto sa FIBA World Cup, pero wala tayong magagawa kung may injury si Kay at hindi rin maglalaro itong si Jordan Clarkson. Napansin rin natin na marami sa mga NBA players ang hindi maglalaro sa FIBA World Cup, kagaya na lamang ni Rui Hachimura ng Japan na nauna nang nagpahayag na hindi ito maglalaro sa FIBA World Cup. Posible rin na maging itong si Jordan Clarkson ay hindi maglalaro sa FIBA World Cup at maging itong si Kay dahil sa kanyang injury. Kapag nabigyan si Kay ng NBA 2-way contract ay makikita natin siya sa next season ng NBA G League at maging sa NBA. Kapag wala namang NBA contract ay babalik siya sa Japan B League. Malaki ang posibilidad na makakuha si Kay ng NBA contract at maging extended player all ng isang NBA team na kung saan siya ang nakaabang na player ng isang NBA team kapag nagka-injury ang main player ng isang NBA team. Ito ngayon ang titignan ng agent ni Kay ang posibilidad para sa NBA contract, at kapag nagkaroon ito ng NBA contract ay asahan natin na malabo na si Kay para sa FIBA World Cup at magpo-focus ang mga ito sa recovery para paghandaan ang upcoming na season ng NBA.